Kinausap ni Aurora ang kanyang kanang kamay na ito nga si Amando. Tinanong niya na kung may ginawa ba siya para mamatay itong si Basil, dahil sa kanyang naalala, si Amando lamang ang naroon kung saan nalulungkot siya nung pagkamatay nitong si Paco. Nag-iisip din siya kung sino ang pumatay at nag-aanap siya ng masisisi. Sinabi ni Amando noon na maaring si Basil, dahil si Basil lang naman ang gustong-gustong makuha ang posisyon nitong si Paco. Kaya naman na hindi naiwasan magtanong itong si Aurora kung ginawa ba niyang lasunin itong si Basil alang-alang sa kanya. Ngunit walang ginawa itong si Amando. Hindi niya rin alam kung sino nga ba ang lumason. At ngayon niyang nahuli nga itong si Francis, sinabi nito kung tutulungan ba niya ang kapatid nitong si Francis. Subalit hindi, giit ni Aurora, mabuti na nga na merong masisisi. At tinanong din siya ni Amando kung plano ba niya na paalisin na sa palasyo ang mga Kastilyo. Sinabi niya diretsahan na maaring paalisin niya ang lahat sa oras at aantayin lang niya na maipanganak ni Sam ang anak ni Paco. Pagkatapos noon, itsapwera na nga sila dahil wala na silang silbi. Alaga lang kay Aurora ang kanyang apo. Bukod doon, wala na siyang pakailam sa pamilya ng mga Kastilyo. Mahalaga lang sa kanya ang Palacio State at ang anak nitong si Paco, dahil yun ang inaasahan niya na papalit at magiging tagapagmana ng kanyang golden mining. Yun nga lang kung magagawa nga ba niya dito kay Sam, dahil kilala naman natin itong si Sam na napaka-agresibo, at iba din kung magalit sa oras nga na pamilya na nga ang masasaktan. Dito nga ay nangako din siya sa kanyang kapatid, dahil alam niya na siya rin ang dahilan kung bakit nadidihin ngayon si Francis at nasa kulungan. Sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala, dahil gagawin niya ang lahat-lahat makalaya lamang ang kanyang kapatid na si Francis. Ano naman kaya ang maisip ni Sam na paraan para makalabas ng kulungan ang kanyang kapatid na si Francis?